Maingay na usapin ngayon ang patungkol sa tila pagbabalik ni R7 sa squad na RRQ Hoshi, na kung saan dahil dito ay tila nabubuhay na naman ang RRQ fans dahil siya raw ang pag-asa. Dito rin ay inamin ni RRQ Clay na si tinagal-tagal niyang nakasama si R7 ay masasabi niyang wala pa siyang nakikitang XP laner na kagaya nitong taong ito. At ang kasunod, pag-usapan na rin natin na hanggang ngayon PH import is the new meta talaga para sa ibang mga koponan, at sa puntong ito, hindi nagsisinungaling ang resulta ng kani-kanilang mga MPL. Pero teka, kumusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, isa sa pinakagustong ibalik ng mga RRQ fans ay ang kanilang dating XP laner na si R7 ng RRQ, na kung saan para sa kanila kasi siya pa rin ang makakapag-ahon talaga sa team na RRQ. Kung ating matatandaan kasi ang huling season, nitong si R7 ay masasabi nating magandang resulta rin naman ng kumpara sa nangyayari sa kanila ngayon. Dahil bago siya umalis sa MPL, abay nag second place pa ang RRQ sa MPL ID at naka third place naman sila noong M4 kalaban pa mismo ang Echo. Sa madaling salita, ang taong ito ang isa sa talagang masasabi nating pinaka-successful na player nitong RRQ. Ang kaso nga lang, nagpahinga siya ng dahil sa iniindang sakit sa kanyang kamay. Kaya nag-focus na lang rin itong taong ito sa paggawa ng content at pagda-live sa YouTube, na ngayon ay masasabi nating pumapaldo sa YT itong taong ito at hindi niya talaga kailangan pang bumalik sa paglaro kung usapang pera. Dahil payat yung sinasahod niya bilang pro player kumpara sa nakukuha niya ngayon sa YouTube, iba pa yung nakukuha niya mismo sa donation sa kada live. Kaya kung ikaw si R7 at para sa'yo mas importante na lang ang kumita ng pera, abay mas mabuti nang manatili ka na lang sa pag-YouTube. Pero kung ikaw ulit si R7 at gusto mong may mapatunayan pa at makakuha pa talaga ng kampeonato sa international, abay kailangan mo ulit isakripisyo ang ibang mga bagay para sa pangarap mo. At nitong mga nakaraang mga araw, nang dahil na rin sa nasa red zone ng team na RRQ, abay ang isa sa pinakamakikita mong komento sa kanyang mga live ay dapat na siyang bumalik di umano sa RRQ. Kaya naman dalawa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit bigla siyang pumasok sa squad nitong RRQ Hoshi. Unang-una, malamang sa alamang gusto lamang ng taong ito na gumawa ng ingay at syempre dagdag engagement, lalo sa kanya kung muling aasa ang mga RRQ fans sa kanyang pagbabalik. Ito atin-atin lang ha, ang napansin ko rito sa mga RRQ fans ay para silang mga batang sobrang bilis masaktan at sobrang bilis ring pasayahin o utuin pa nga minsan. Hindi naman nila tayo naiintindihan, kaya okay lang nang sabihin natin yan. Pero pangalawa, posibleng bumalik nga talaga siya at gamitin muli ang bagong rules na ginawa para sa kanila, ginawa para sa mga MPL ID teams. Dahil ayon nga sa rules na ito, hanggat hindi umaabot sa playoffs ay pwedeng-pwede silang magpasok ng bagong player sa lineup. Dito na rin papasok kabatang yung patungkol sa naging komento ng kasamahan nitong si R7 na si RRQ Clay, dahil itong taong itong isa sa matagal na niyang nakasama talaga sa iisang lineup. At ayon kay Clay, nakasama na niya di umano si R7 ng mahigit kumulang 3 to 4 seasons. At hanggang sa ngayon, wala pa rin di umano siyang makitang XP laner na katulad nitong si R7, Eddie Miao. Joke lang, mabait na tayo ngayon kabatang at hindi natin yan hahadlangan. Siyempre, sariling opinion niya nga lang yan, diba? Pero malakas rin naman kasi talagang XP laner itong si R7, dahil sobrang laki nga ng tulong na siya ay nagmula sa larong Dota, pero may mas malalakas na ngayon sa kanya ng mga players. Na parang katulad noong MSC 2022 na nakita natin kung paano lamangan ni Nats itong taong ito, at noong M4 na kung paano siya binabata ng batang si Sanford sa lane to lane. At kung sakasakaling bumalik man itong taong ito ay tila duda na rin ako kung makakasabay pa siya sa mga batang XP laner ngayon, lalong-lalo na namula sa ating mga teams. Dahil syempre tuloy-tuloy silang nag-grind, samantalang si R7 ay nakafocus na lang sa pagiging content creator, kaya malabo na siya ay muli pang makasabay.
Pero total na sa usapang MPLI, di na rin naman tayo, abay isunod ko na rin muna ang kanilang bansa patungkol sa PH import, meta is daki pa rin talaga hanggang ngayon. Dahil yung top 3 nila rito sa regular season, abay pawang may mga PH import na talaga namang nagpapakita ng lakas sa paraan nila ng paglalaro. Siyempre nandyan yung team ni Emma na malakas namang talaga ang BTR, ang kaso nga lang, mas lalo silang dumakas nang makuha nila ang walang tapong gold laner mula sa ating bansa. Pangalawa yung Onyx PH, siyempre ni na Kyrie at Coach Jeb na hindi ko na naman kailangan na pag-usapan yan dahil alam na ito ng lahat. Pero ang panghuli ay ang Aura Esports nitong si Yawi na medyo dumaraan nga lang talaga sa tatlong magkakasunod na talo, pero uso ang bawi. Sabi nga nila, ang mahalaga na sa top 3 pa rin ang ating idolo. Dumako naman tayo sa usapang MPLMY na kung saan nandito yung pinakamalakas na team nila na Red Giants at sila nga ay may tatlong PH import. At alam nyo ba, may naririnig ako sa team na ito na may mga PH teams silang tinatalo sa kanilang mga screams at hindi ko lang pwedeng pangalanan dahil syempre scream ngayon kabatang at wala pang nagdalabas nito sa publiko. Pero antayin nyo na may magsabi nito sa kanilang mga interview na sila ay tinatalo at doon pwede nating igalaw ang baso. Pangalawa itong nag-rank 2 sa kanilang regular season na homeboys na nandito naman si Nets na nagmula sa Onyx PH last season. Maging sa naging stage 2 qualifiers ng China ay nakuha nga ng Keep Best Gaming ang kampiyonato at nandito naman si Nasaksha na dating member ng AP Bren at itong si Tracy na nagmula sa isang amateur team dito sa Pinas. Sa MPL Singapore naman ang nauuna sa ngayon sa kanilang ranking sayang BD Esports na nandito si Nasagitno na nagmula sa Execration noon at itong si Seiji na nagmula naman sa amateur team ng Pinas. Sumunod sa kanila ay ang Team Flash na kung saan nandito naman si Nahades kasama niya nga si Curtisi sa kanilang lineup. At ang panghuli itong MPL Cambodia na kung saan kapantay ng puntos nitong Team Flash ang CFU Gaming, pero dito sa Team Flash ay kasama nga ang mga PH import na sina Aul at Rindo na mga nagmula sa Blacklist International. Nasa top 3 nila ang The Roar Legends at kasama rito si Nakadensa na nagmula sa NXPE noon at itong si Aiki na nagmula naman sa amateur team ng Pinas. Sa madaling salita, halos 80 to 90% ng mga PH import na naglalaro sa iba't ibang mga bansa ay masasabi nating nauuna ngayong mga oras na ito. Pero hindi natin maitatanggi na meron rin namang mga lumagapak at hindi naman talaga ito maiiwasan. Pero ang mahalaga, mas marami pa rin ang nagtatagumpay ng mga PH import natin sa iba't ibang panig ng mundo. Pero uy, itabi mo, dadaan yung mga nagkokomento na kesyo, overproud Pinoy cheche at kung ano-ano pa. Abay ka batang mas mabuti ng magmukhang overproud kesa naman sa nag-aantay lamang na magkamali ang isang PH import tapos isa ka rin sa mga tatrash talk sa kanila. Pangit naman siguro kung mas proud pa ang ibang mga lahi sa kapwa natin mga Pinoy, di ba? Malakas naman kasi talaga ang lahing Pinoy pagdating sa larong MLBB. At isa pa, dito na nga lang natin nararanasan yung ganitong pagkaangat sa isang laro na hindi natin magawa sa ibang esports games, kaya suportahan na lang natin. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa mga may init na kwento at tuluyan na kayang magbalik muli sa R7 sa kanyang dating kupunan na RRQ Hoshi. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parati mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.